Hello mga mommies! Ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano natin malalaman at magkano ang pwede natin makuha sa maternity benefits natin sa SSS. Yes, wala ng table or computation, automatic compute na ito para sa normal, cesarean, and solo parent. And tuturuan ko din kayo paano magbilang ng maternity leaves natin at kung ilang days yung pwede nating ma-avail as an employee. At ano nga ba yung maternity deferential at sino-sino ba ang pwedeng maka-avail nito? Para dito, ang mga empleyado na may 20,000 pataas na sahod ang makakakuha nito. As a first-time mom, nakakalito talaga mag-compute ng maternity benefits natin. Bukod sa panganganak, alam ko na is ito sa mga concern natin kung magkano ba yung makukuha natin sa SSS para pandagdag pambayad sa hospital at ibang gastusin natin. Lo and behold, hindi na tayo pinahirapan ni SSS. Pwede na natin malaman kaagad kung magkano ang exact amount na makukuha natin. Ito, it's a must ito. Need natin i-open yung SSS account natin online. So, pag na-open na natin, so pupunta tayo sa inquiry and then pupunta tayo dun sa maternity. Yan, pindutin lang natin yung maternity katulad ng nasa screen. So, kailangan lang natin i-fill out yung mga details na hinihingi nila. So, for confinement and delivery date, magkaparehas lang yan. So, yung mga details na to is nasa ultrasound natin. So, yung expected date or yung expected EDD natin, expected delivery date natin, yun yung ilalagay natin sa confinement start tsaka sa delivery date. So, delivery number, dyan yung ilalagay kung pang ilang beses na kayong nanganak. So, kung first time nyo, 1 ilalagay nyo. And for second baby nyo na, then 2 ilalagay nyo. And then, for the delivery type, lalagay nyo lang din kung ano yung expected delivery kung naka-schedule CS na ba kayo or for normal yung ano natin. So, actually, wala naman siya masyadong bearing kasi kung makikita nyo dito, ito na, nag-compute na siya. So, for normal and CS delivery, same lang naman yung amount na makukuha natin based doon sa computation kung magkano yung nahulog natin na contribution. So, ito yung maximum na pwede natin makuha, 70,000 for CS and normal. For miscarriage and removal of pregnancy naman, so ito, 40,000 yung maximum natin na pwedeng makuha. Given nga na kompleto yung hulog natin sa SSS or hindi tayo nakalaktaw at na meet natin yung criteria. So ito yun, basta mas maaga nating mas maagang na wala or nakuha si baby doon sa tiyan at hindi siya nabuo, ito yung dito siya magfo-fall na criteria doon sa miscarriage or removal of pregnancy. And then for solo parent, both normal or CS ka, ito yung maximum na pwede nating makuha. 80,000 naman yung pwedeng makuha, no? So may pasobra na 10,000 dun sa normal and normal CS normal delivery pag kasal kayo. So kailangan lang din ng mga submission ng documents para ma-avail natin yung solo parent natin. And now, punta naman tayo sa maternity leaves. Ito po ang number or updated number of leaves na pwede nating ma-avail. So, for normal and CS delivery, ang makikredit sa atin ay 105 days or 3.5 months. For solo parent is 120 days or 4 months. For miscarriage and termination of pregnancy is 60 days or 2 months. And may option din po tayo na mag-extend ng 30 days without pay pero i-coordinate na ito maigi kay HR para sa filing of leaves. And yung count po pala ng ating maternity leaves is calendar day. So, ibig sabihin, from the first day po ng ating leave, tuloy-tuloy lang po yung bilang natin ng days, kasama yung Saturday, Sunday, and holidays hanggang sa ikaw yung number of leaves natin. So, for example, for normal and CS, 105 days from the first day, bibilang lang tayo ng 105 days at yun po yung makikredit sa atin. For the updated maternity deferential benefits, ang ibig sabihin po neto is babayaran tayo ni company natin based dun sa maternity difference natin based sa SSS computation and then dun sa salary difference natin between sa average regular basis natin for the entire duration ng maternity leave natin. Pero hindi din po lahat makaka-avail nito dahil itong batas na ito ay nakadepende din sa type ng company. So let's say nasa 20k nga yung sahod nyo pero yung type ng company nyo is kasama dito sa exemption. Ibig sabihin po noon, hindi nyo rin po siya makukuha yung maternity deferential natin.
So ayan po yung nakabilang dyan, yan po yung mga company na hindi po makakapasok at makakapagbigay sa atin ng maternity differential. And expect na po natin na hindi po nila maibibigay yung differential rate natin. For maternity differential computation, so ibibigay ko po sa inyo yung formula kung paano mag-compute ng total maternity benefits natin. So, number one, yung compute ng total maternity benefits natin is magdedepende kung ano po yung wages type natin. So, kung monthly wages ba tayo or kung weekly wages or daily wages tayo. So, ganyan po siya. And then, number two, ibabawas din po doon yung SSS benefit na nakuha natin doon sa SSS yung computation po na pinakita natin sa inyo kanina. So, and number three, i-deduct din po dito yung mga government contribution po na babayaran natin sa duration na hindi rin po tayo makakapasok dahil sa maternity leave natin. So, basically, 21,000 and above salary are entitled for these benefits lang po. And ipapakita ko rin po sa inyo kung paano mag-compute ng ating maternity differential. So, for example, ang rate po natin for normal and CS delivery is, di ba, 105 days, which is 3.5 months. Example, yung salary po natin is nagre-range ng 25,000. And yung SSS benefits na na-credit natin, dahil kumpleto po tayo sa paghuhulog, yung employer natin is ang nakuha natin is 70,000. Ngayon, magsasample tayo ng computation ng monthly wages. So, kung 25,000 yung sahod nyo times 3.5 months, ang total dapat na marireceive natin is 87,500. Pero, sabi nga po doon, kailangan i-deduct yung SSS maternity benefits na na-receive natin, which is yung highest kanina is 70,000. So, yung maternity differential, ima-minus lang po natin yun. So, yung makukuha po natin is 17,500. So, sa 17,500, ilaless pa po natin doon yung mga mandatory requirements or contribution na hindi po natin mababayaran for the 3.5 months. So, ganun po yung mangyayari doon. So, note, only 21K po yan above salary are required for this benefits. So, ganyan po yung magiging computation niya. So, kung daily rate din po, sundan nyo lang po yung formula kanina, then ganun po yung magiging a computation ng ating salary. So, if you have any questions or concern, pwede nyo po akong i-chat dyan or you could comment down below so that I could help you. So, I hope this helps. Thank you!